Nag-post ang isa nating taga-subaybay sa video number 78, title Likas Regiment for Gout. Siya ay si Sharon Mabulay. Sabi niya, "Sir, next yung about sa colon cancer." Sharon Mabulay, maraming salamat sa patuloy mong suporta sa channel na ito. Gayon din sa iba pa nating mga subscribers na hindi ko man mabanggit. Sa mga viewers natin at sa mga visitors, maraming salamat sa inyong lahat. Sharon Mabulay, meron na tayong ilang videos na nai-upload dito sa ating channel. Baka sakaling makatulong, i-type mo lang sa search bar. Pagdating mo sa homepage ng ating channel, Likas Lunas Cancer. Then, lalabas na ang iba't ibang videos about cancer. Gayon pa man ay mag-share pa rin ako sa iyo ng ibang mga halaman na pwede mong magamit na baka sakaling available dyan sa iyong paligid, sa iyong mga kalapitbahay o sa iyong mga kakilala. Number 1 ay luyang dilaw or long turmeric. Batay sa resulta ng pag-aaral, meron siyang kakayahan na mapigilan ang colon cancer sapagkat meron siyang taglay na anti-inflammatory, anti-proliferative o yung kontrapaglaganap, and apoptotic effects o yung pinapatay niya yung cancer cell. Ang gawin mo lang ay kumuha ka ng ilang piraso at yung ilaga at inumin bilang tsaa. Sa Middle East country, ang mga Arabo ay ang kanin nila ay may halong luyang dilaw. Ang mga ulam nila may mga luyang dilaw. Next is guyabano leaves or soursop leaves or Annona muricata sa scientific name. Ayon sa pag-aaral, meron siyang apoptotic effect of acetogenin anomuricin E colon cancer cell line. In short, kaya niyang patayin ang colon cancer cells. Ang dahon ng guyabano or guyabano leaves ang top 1 anti-cancer herbal plant dito sa Pilipinas sa ginawang pagsusuri sa 2,000 halaman sa Pilipinas ng isang kilalang university na matatagpuan sa Diliman, Quezon City. Ang gawin mo lang ay kumuha ka ng ilang pirasong dahon, iyong ilaga at inumin bilang tsaa 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Ang pangatlong halaman ay ang atis leaves or sweet sap leaves. Ito ay kamag-anak ni guyabano. Batay po sa resulta ng pag-aaral, yung naihiwalay na alkaloids na kung tawagin ay new benzyl isoquinoline alkaloid ay mabisa panlaban sa colon cancer cells at human breast cancer cells. Ayon din po sa isinagawang pagsusuri ng isang kilalang university sa Diliman, Quezon City, ang atis po ang top 2 anti-cancer among 2,000 herbal plants na sinuri dito sa Pilipinas. Ang gawin mo lamang ay kumuha ka ng ilang pirasong dahon, pakuluan at iinumin siya bilang tsaa 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Ang susunod naman na halaman ay ang mangustan or mangustin or Garcinia mangustana. Batay po sa resulta ng pag-aaral, nakita po na meron siyang anti-colon cancer effect sapagkat meron siyang taglay na alpha mangustin and mangustana santones, fruit rind o yung balat ng mangustana. Ang kailangan mo dito ay yung balat ng hinog o ripe mangustin. Hugasan mo siyang mabuti, then slice mo siya ng maliliit na sizes, lagay mo sa blender. Pwede mo siyang lagyan ng lemon juice at raw honey, blenderize it at pwede na siyang inumin. Next is Calancho Lacinata, Siempre Viva sa Kastila, Christmas tree plant in English. Ang halaman pong ito ay hindi common sa Pilipinas pero nakarating siya dito at karaniwan siyang makikita sa mga ornamental garden store o sa mga kabahayan na
mahilig magtanim ng mga ornamental plants sa kanilang bakuran. Batay po sa resulta ng pag-aaral, nakita na siya ay nagtataglay ng cytotoxicity or anti-cancer. Kaya niyang pigilan ang paglaganap ng breast cancer and colon cancer lines. At sa isa pang isinagawang pag-aaral, nakita nila na meron siyang taglay na anti-proliferative o yung kontrapagkalat, anti-breast cancer cell line. Sa tatlong halaman na sinuri, ang Calancho lacinata o yung Siempre Viva or Christmas tree plant was effective. Naririto ang iba't ibang pamamaraan na pwede mong gawin. Dito sa Pilipinas, yung dinikdik na dahon ay ipinantatapal sa nakakaranas ng chronic ulcer. E di sa may parting tiyan inilalagay yan, itinatapal. Sa bansang Malaysia, yung pinaglagaan ng buhong alaman ang ipinaiinom sa mga nakararanas ng pananakit ng tiyan, lalo na sa mga mayroong gastric ulcer o gastric pain. Dito naman sa Cambodia, Laos, and Vietnam, yung dinikdik na dahon ay itinatapal doon sa mga merong lagnat at para paghilumin yung ulcer. Itinatapal yan sa tiyan, doon sa tapat ng bahaging nananakit. Dito naman sa bansang India, sa Indian traditional medicine o yung Ayurveda, yung katas galing sa dahon ay hinahaluan nila ng butter, ang mixture 1:2, at ipinaiinom sa mga nagtatae, merong disenteria o yung nagtatae ng may dugo, lithiasis o yung pagkakaroon o pamumuo ng crystals, bato sa kidney, sa gallbladder, cholera at phthisis, ito yung pulmonary tuberculosis na may kasamang pagsuka ng dugo o pag-ubo ng may dugo. At yan ang sagot sa iyong katanungan, Sharon Mabulay. Sana ay nakatulong ang munting kaalamang ito. Patuloy po nating ibahagi ang ating mga nalalaman sa ating mga kapwang nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be all the glory.